Magandang araw mga parishioners of Santa Maria Goretti, both our online and in-person parishioners. We are here at the Shepherd's Field. Although it's Lenten season, I would like to greet all of you, Merry Christmas. From the Holy Gospel according to Matthew, Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens, hard to carry, and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master in Christ, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." The Gospel of the Lord. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga online and in-person parishioners of Santa Maria Goretti Parish. Father Jason po, it's a beautiful day here in Bethlehem. We are at Shepherd's Field. We are visiting the place where the angel announced to the shepherds the birth of Jesus. The angel singing the first Gloria, glory to God in the highest. In our Gospel today from Matthew, we will meditate on word number 14. And we have chosen the word exalted. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. Word number 14, exalted. We are here in the Shepherd's Field, where the angel announced to the shepherds the good news of the birth of the Messiah. What a wonderful place to talk about humility. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. The shepherds were excluded from society. Ang mga pastol ay hindi sila kabilang sa pamayanan. Pinandidirihan sila ng mga tao. Hindi sila pinapansin. Mahalaga sila, pero hindi sila kabilang, kauri ng mga normal o regular na tao na bahagi ng pamilya, ng pamayanan. Kasi kasama nila ang mga hayop, sila ay maamoy din kasama ng mga hayop, ng mga tupa. Sila ay laging nasa labas, kaya sila'y hiwalay. They are excluded from society and from the community. And yet to them, the angel chose to announce. They were the first recipients of the good news of the birth of Jesus. Pinipili ng Diyos ang mga tao na mababa ang kalooban. Pinipili ng Diyos na itaas ang mga nasa mababang kalagayan. Sa mata ng mundo, ang mababa ay mas lalo pang binababa. Yung mga nasa mataas na nakalagayan, mas lalo pang tinataas, hinahangaan. Pero sa mata ng Diyos, ang mga sinasantabi, yung mga pinandidirihan, yung mga hindi kabilang sa lipunan, sa kanila pinahahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkakandili at pag-aaruga. Lahat tayo ay katulad ng mga pastol. At marami sa atin nakakaranas na tayo'y hinahamak, minamaliit, pinagdududahan, hindi pinagkakatiwalaan. Ang tingin sa atin ay wala tayong kwenta, wala tayong kakayanan, wala tayong alam, wala tayong pera o kayamanan. Mababa. Hindi katulad ng iba, malaking tao, mataas.
Whoever humbles himself will be exalted, and whoever exalts himself will be humbled. This is what this place is about. The Lord exalted the humble shepherds. To them, the good news of Jesus' birth is given. Glory to God in the highest. Papuri sa Diyos sa Panginoon, tayong lahat na binababa, tayong lahat na nagpapakumbaba, ang Diyos ang magtataas sa atin. Kahit po ngayon ay panahon ng Kwaresma, tayo po ay nasa 14th na salita na ng ating paglalakbay sa Kwaresma. Hayaan po ninyong batiin namin kayo ng Merry Christmas from the Shepherd's Field here in Bethlehem. The good news has been announced to the poor and the lowly, the shepherds, and we are all shepherds. And let the Lord be our good shepherd.